Sa Egypt ay kilalang kilala ang taong ito. Meron kasi siyang itinagong sikreto na nagpagulat sa buong mundo. Sa unang tingin ay maiisip mong siya ay isang lalaki dahil sa kanyang itsura. Pero ang totoo, siya ay isang babae na nagpapanggap bilang lalaki. At 43 years niya itong ginawa. Siya ay nagdadamit lalaki, gumagawa ng mga trabahong panlalaki. At higit sa lahat, siya ay may boses lalaki din. Kaya naman, laking gulat ng lahat nung malaman ang kanyang tunay na kasarian. At tiyak na mamamangha kayo sa dahilan kung bakit mas pinili niyang magpanggap na lalaki kaysa magbuhay babae. Pati nga ang presidente ng Egypt ay saludo sa kanyang ginawa at ginawaran pa siya ng isang parangal. Bakit kaya? Yan ang ating pag-uusapan sa video natin ngayon. بعد جوزة متوفى ما حبيتيش حد تاني؟ حبيت الرسول رحت مرتين الحج قلت أنا أتجوز يعني على جوزة ما مات مات الله يرحمه سيما ست أشهر بطني. Siya ay si Sisa Abu Dao, nagmula sa isang komunidad sa Luxor City sa Egypt. Noon, ganito ang itsura ni Sisa. Kilala sa kanilang komunidad bilang isang babae at meron din siyang asawa. Ngunit sa kasamaang palad, habang 6 buntis si Sisa ay pumanaw ang kanyang asawa. Matapos isilang ang kanyang anak ay hindi alam ni Sisa kung paano ito bubuhayin. Sinabi niya sa kanyang pamilya na siya ay magkatrabaho na lamang. Ngunit noon kasi ay konserbatibo pa ang mga pamilya sa Egypt at hindi sila sumusuporta sa ideya ng pagtatrabaho ng mga kababaihan. Ang nais sana ng mga kapatid ni Sisa na mag-asawa siyang muli para merong bubuhay sa kanila. Maraming lalaki ang ipinakilala kay Sisa, ngunit ayaw na niyang mag-asawang muli. Ang nais niya lang ay mag-focus sa kanyang anak at gagawin niya ang lahat para lamang mabuhay ito. Ayon kay Sisa, hindi naman daw siya marunong magbasa at magsulat dahil hindi siya nakapag-aral, kaya naman hindi siya pwede sa mga office jobs. At higit sa lahat, bawal siyang magtrabaho sa trabahong panlalaki. Kaya nagdesisyon si Sisa na magpanggap na lang bilang lalaki para lamang makakuha ng trabaho at matugunan ang mga pangangailangan ng kanyang anak na si Hauda. Taong 1970s nang maging single mother sa edad na 21 years old si Sisa. Imbes na ikasal sa lalaking hindi niya mahal, ay nagdesisyon siyang magpakalbo, magbihis lalaki at maghanap ng trabaho. Ang desisyong ito ni Sisa ay ikinagalit ng kanyang pamilya. Sa katunayan, pinutol pa ang kanilang ugnayan kay Sisa at hindi na siya binibisita. Ngunit ganun pa man, pinanindigan ni Sisa ang kanyang naging desisyon. Kung ano-anong trabaho ang pinasok niya. Nagtrabaho siya bilang tagagawa ng bricks at nag-aani rin siya ng wheat o trigo. Ayon kay Sisa, sinlakas niya pa nga ang 10 lalaki noong siya'y edad 20 at 30 pa lamang. Ngunit nung siya'y nagkaedad na, mahina na ang kanyang katawan kaya nagtayo na lamang siya ng negosyo at ito ay ang maglinis ng sapatos. Ayon sa kanya, hindi naman ito naging problema dahil mas ginugusto rin niyang kumuha ng mga mahihirap na trabaho tulad ng pagbubuhat ng mga brick, sako ng semento at paglilinis ng mga sapatos kesa sa mamalimo sa kalsada para lamang kumita. Di nagtagal, ikinasal ang anak ni Sisa at nagkaroon ng sariling pamilya. Ngunit, nagkasakit rin ang asawa nito kaya nawala rin siya ng kapasidad magtrabaho at kumita ng pera. Kaya, ipinagpatuloy pa rin ni Sisa ang kanyang role bilang breadwinner ng pamilya dahil wala rin ibang makakagawa ng gampaning ito para sa kanilang lahat. Kailangan niyang magtrabaho para maibigay ang pangangailangan hindi lang ng kanyang anak kundi pati na rin ng kanyang mga apo. Pero alam mo ba, may isa pang dahilan kung bakit mas pinili ni Sisa na magpanggap bilang lalaki kaysa magbuhay babae? Bago natin yan alamin, nagustuhan niyo po ba ang content natin ngayon? Kung oo, ay mag-comment po kayo ng yes! Ang pagpapanggap ni Sisa ay hindi lamang para makakuha ng trabaho, kundi para maprotektahan rin ang kanyang sarili sa mga kalalakihan na maaaring umabuso sa mga kababaihan. Sabi niya, nagbihis lalaki siya at naghanap ng trabaho sa mga bayan kung saan walang nakakakilala sa kanya. Sa pamamagitan nito, kumikita na siya ng pera, nirerespeto pa siya ng mga lalaki.
Nakakasama pa siyang uminom sa kanila nang hindi natatakot na babastusin siya ng mga ito dahil nga lalaki ang kanyang itsura. 43 years nagpanggap bilang lalaki si Sisa kaya sobrang nagulat ang buong Egypt noong 2015 nung malaman ang kanyang kwento at kung ano ang tunay niyang kasarian at namangha sila sa ginawang ito ni Sisa. Dahil sa kanyang kakaibang sakripisyo, binansagan siya ng lokal na gobyerno ng Luxor bilang city's most supportive mother. At hindi lang yan, ang kwento ni Sisa ay umabot pa sa presidente ng Egypt na si Abdel Fattah al-Sisi. At pati siya ay humanga kay Sisa. Kaya naman, ang presidente mismo ang nagbigay sa kanya ng parangal para sa kanyang 40 years of self-sacrifice. Sa ngayon, ang pinagkakakitaan ni Sisa ay paglilinis ng sapato sa estasyon ng Luxor. Ngayon ay sinasamahan siya ng kanyang anak na si Huda na naging tagabit-bit na rin ng kanyang mga kagamitan para sa trabaho. Lalo na tumatanda na si Sisa. Araw-araw silang gumigising ng 6 a.m. para umpisahan ang kanilang araw. Kahit na alam na ng lahat ang tunay na kasarian ni Sisa, ay nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang buhay bilang isang lalaki dahil nakasanayan na niya ito at ito na ang kanyang mundo ngayon. Kung ikaw ang tatanungin ko, Awesome, gagawin mo rin kaya ang ginawa ni Sisa na magpanggap bilang lalaki kaysa mag-asawa ulit? Pakilagay ang inyong opinion sa comment section. This is your Ate Mok from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!